siguro dahil isa kang mamamayan na walang trabaho, maiisip mo na hindi ka na pwedeng mag-aral kung ang edad mo ay nasa 50 or 60 pataas na. So huli na ang lahat. Siguro, mihingi lang sila ng idea kung paano mag-seminar or kung paano ba sila mabibigyan ng trabaho na hindi na kailangan ng pag-aaral. Okay? Kailangan nating unawain, mga katagumpay, na hindi lahat or hindi lahat ng nakakaunawa or hindi lahat ng gustong mag-aral ay gusto pwedeng mag-aral. Okay, nagagets niyo ako? Bago ka lang ba sa channel ko? Well, kung bago ka sa channel ko, gusto ko ipaliwanag sa'yo na itong channel ko, dito mo malalaman sa channel ko yung mga issue maiinit sa TV at sa likod ng camera. At kung ikaw ay luma na or matagal ko ng katagumpay o subscriber, maraming maraming salamat kasi andito ako pa sa channel ko. Okay? Salamat sa pag-suporta, tol. At dahil sa'yo, kaya nandito pa ako. So mga bago, kung hindi mo pa nakiklik yung subscribe button, i-click mo na. Dahil ito nga, pag-uusapan natin ngayon is very interesting. Akala siguro ng mga tao dyan, kakalat kami. Very, very interesting. Wala ka pa rin jowa. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon, mga katagumpay? Sabi ni Pangulong Duterte, sa ika-apat na zona niya, may mga issue na pag-uusapan. Pero, may mga ilan-ilan na netizen na ayon sa survey ng ABS-CBN, sabi nila, 80% ng citizens atin, merong, ilan ba yun? Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Tugas, malamang tapos na yan. Merong limang issue ang gusto nilang malaman. Merong limang issue na gustong pag-usapan at ito ang pulso ng mamamayan. Okay? So pasok na tayo sa una, mga katagumpay. At syempre, sino nga bang mamamayan ang hindi gusto itong issue na to? Ang una sa ating listahan ay ang sweldo. Well, lahat naman tayo, mga katagumpay, ay nakakaranas ng maliit na sweldo. Ito ay depende pa kung ano ang salary grade mo. Okay? Well, tayo namang mga employee o empleyado na nakakaranas naman ng salary increase taon-taon, ay alam na naman na siguro natin yung mga usaping ganito. Pero, siguro, yung mga ilang netizen na gusto na nilang magkaroon ng pagbabago tulad ng mga provincial rate na tumaas man lang kahit konti. So, sweldo ang isa sa pangunahing usapin na gustong malaman ng tao kung tataas pa ba ito. Well, ako personally, wala akong alam kung ano ang proseso ng pagtaas ng sweldo. Pero ito, well, ako naman, normal na tao lang din. Gusto ko rin malaman na pag-usapan ang sweldo. Okay? Sa mga teachers dyan, or sa mga government employee, alam naman natin na, well, nasa taas pa rin ang pag-uusap. So, okay? Okay ba tayo sa sweldo? Well, kahit naman ako, gusto ko rin itong sabihin. Ngunit, wala tayong magagawa. Dahil kung ano lang ang i-declare ng Senado, yun lang ang pag-uusapan sa zona. Ang pangalawa, mga katagumpay, sa gustong pag-usapan ng mga netizen, kahit ako, gusto ko rin talakayin ito sa zona. Ito ay ang presyo. Okay? Presyo. Kapag namimili tayo sa mall, tapos yung sweldo natin ay maliit lang. Kapag mas mataas yung presyo ng bilihin at mas mababa yung sweldo natin, talaga namang
yung bulsa natin, talaga namang humihiyaw. Talaga namang kulang na kulang. Okay? So, hindi ko alam kung paano ba mapapababa ang presyo ng bilihin natin or napag-aralan namin kung sa trading, hindi ko alam kasi. Pero isa ang presyo ng bilihin. Okay? Isa ang presyo ng bilihin ng gustong talakayin ng mga mamamayan. Okay? So, wala naman tayong ibang gustong gawin or wala naman tayong magagawa kung yun ang presyo ng isang produkto. Eh, gusto lang nila talakayin ang presyo ng bilihin kung may pag-asa ba sigurong bumaba or ganoon na lang. Yun ang pangalawa. Pangatlo, mga katagumpay, ay ang trabaho. Well, 50% ng namumuhay sa Pilipinas ay walang trabaho. Okay? So, tapos ka man o hindi, mas marami yung percentage ng walang trabaho. Okay? Yun ang isang gustong talakayin ng ating mga mamamayan. Sa SONA, paano ba natin mapaparami yung oportunidad na magkaroon ng trabaho? Kung magkakaroon ba tayo ng mas maraming infrastruktura para magkaroon ng maraming trabaho at magkaroon ng negosyo? Siguro, dahil isa kang mamamayan na walang trabaho, maiisip mo na hindi ka na pwedeng mag-aral kung ang edad mo ay nasa 50 or 60 pataas na. So, huli na ang lahat. Siguro, mihingi lang sila ng idea kung paano mag-seminar or kung paano ba sila mabibigyan ng trabaho na hindi na kailangan ng pag-aaral. Okay? Kailangan nating unawain, mga katagumpay, na hindi lahat or hindi lahat ng nakakaunawa or hindi lahat ng gustong mag-aral ay gusto pwedeng mag-aral. Okay, nagagets niyo ako? Akala siguro ng mga tao dyan, kakalat kami. Hindi lahat ng kalidad or gusto mag-aral ay pwedeng pumunta agad sa school at mag-aral. Hindi ganon. Kalimitan, 80%, nakakasiguro ako mga katagumpay na 80% ng walang pinag-aralan ay nasa mga edad na 50 or 60. So yung mga 30, pwede pa sila mag-aral. Pero yung mga 50-60, maniwala kayo mga katagumpay, wala na sa isip nila ang mag-aral. Ang gusto nila ay magtrabaho at makatulong na sa pamilya. Okay, siguro, mabigyan man lang ng oportunidad na mabigyan sila ng negosyo or something na pwede nilang pagkakitaan. Kaya, yon ang gusto nilang pag-usapan. Okay? About sa trabaho. Oportunidad. Diba? Ang pang-apat, mga katagumpay, ay ang Scarborough Shoe. Scarborough Shoe. Basta, yung pinag-aawayan natin na... yung pinag-aawayan natin na parte ng Pilipinas. Okay? So, hindi lahat nakakapanood ng TV at hindi lahat nakakapakinig ng radyo. Dahil, yung iba sa atin ay 24/7 ay nasa trabaho. Hindi nila alam kung ano ba ang nangyayari or kung ano ba yung literal na dapat gawin doon sa pinag-aawayan. Ang alam lang nila, may pinag-aawayan na dapat sa atin. Okay? So, yun yung topic na gusto nilang klaruhin, na gusto nilang malaman kung ano na ba ang nangyayari. Okay? Kung natapos na ba, siguro dahil nakatambay lang sila, gusto lang nila ng yes or no. Okay, kung atin ba yun o hindi. Dahil kung maraba pa yung proseso, talagang mainit pa. Napakalayo pa ng atin lalakbayin dyan sa Scarborough na yan. Dahil maguguluhan pa ang isip nila na pinag-aawayan pa yan. Tugas malamang tapos na yan! Okay? Hindi mo mapaliwanag sa tao na mayroong mga proseso na dapat gawin or yung mga proseso pa tayong hakbang, hindi natin mapaliwanag isa-isa yon sa mamamayan. Okay? Ang gusto lang nilang malaman, yes or no, atin ba to o hindi. Okay? So, yun lang ang mga napapansin ko, mga katagumpay. So, ang panglima, mga tol, ito ang isa sa gustong talakayin ng mga mamamayan. Ang death penalty. Kung susumahin natin, mga katagumpay, dati daw ay meron ng death penalty kapag ka sobrang bigat na ng isang kaso ng isang tao. Well, mga katagumpay, napakadaling sabihin na ang death penalty ay sana ipatupad na agad. Well, galit ka. Kasi may napapanood tayo na mga ganon issue. Hindi ko pwedeng sabihin dito dahil alam nyo na yon. Okay? Kasi baka magalit si YouTube. Wala nang tanong yan. So, mga katagumpay, death penalty ang isa sa gustong ibalik ng mamamayang Pilipino. Hindi natin masisisi ang gobyerno dahil may tamang proseso. Maraming mag-aaway.
hindi ganun kadali na ibalik yon. Pero ako, personally, sa mga napapanood ko sa TV, hindi nababawasan ang kaso ng mga ganung uri. Okay? Hindi nababawasan ng mga kaso, yung mga, alam niyo na yun. Araw-araw, may napapanood ako na may patay. May, di ba? So, ako personally, as a YouTuber, naiintindihan ko yung proseso. Pero, tingin ko, hanggat hindi na ibabalik yan, magsasuffer pa tayo ng napakahabang panahon. Okay? Tulad ni Pangulong Duterte, mga katagumpay. Wala siyang, sa drugs, wala siyang ginawa kundi ipatupad na kapag naglaban. Diba? So, mga katagumpay, hindi ko sinasabi dito sa vlog ko na dapat manindigan tayo na kapag ganan, agad! Hindi. Pumunta tayo sa tamang proseso, tingnan natin kung ano mangyayari. Na walang masasagasa ang batas at walang sino man masasagasa ang ating tao. Bigay pa rin natin, kaya nandyan, nasa posisyon, ang si Pangulong Duterte at nandyan ang mga senador ay para aralin nilang mabuti kung ano ba yung nararapat sa ating Pilipinas or sa ating bansa. Okay? So tayo mga mamamayan, nandito lang tayo para mag-suggest at pakinggan nila. So siguro sa tamang panahon ay mababago rin natin ang ating bansa. Okay, so maraming salamat mga katagumpay at sana may mga natutunan kayo dito sa aking vlog. At dun sa mga bago pa lang nanonood, click yun yung subscribe button at yung bell button para ma-notify kayo palagi sa aking channel. Alright? So, sorry dahil hindi ako nakapag-upload nito mga nagdaang panahon dahil sobrang maulan, hindi tayo makalabas. At pero sinisigurado ko sa inyo mga katagumpay, 2 to 3 days mag-upload ako. At ito ay quick vlog lang dahil napanood ko sa TV na kailangan yung malaman. Okay? So, maraming salamat mga katagumpay. This is your man, JTB, again. Peace out. See you next. You are watching JTV. Please click the subscribe button and notification bell. You are now certified Katagumpay. 31 of 31.